Guys, magandang araw. Magre-repair na naman ako ng washing. Ang brand ay Sharp. Ngayon, ang gagawin natin ay ititesting muna natin. Sasaksak natin. Pa-plugin natin. Kutin na yung timer. Ayan, guys. Umuugong lang, guys. Ibig sabihin, sira ang motor. Grounded siya. Palitan na siya. Plug out natin. Tapos, bubuksan natin yung washing. Buksan natin. Susunod, tanggalin natin yung belt. Tanggalin natin to. Tanggalin natin yung motor. Tanggalin natin yung mga linya. Ito yung mga rubber para ito yung ilipatan sa kabila. Yung guys, kung nakikita nyo, ublong ang butas. Tapos ibang shape ng motor. Sa iba kasi bilog lang. Pag ibang mga brand, Micromatic, sa mga ibang brand, bilog. Ngayon ang dapat yung ipapalitin natin dito, yung ganito rin ang butas. Motor din ang Sharp. Kasi hindi lang tayo palit ng motor, di natin alam kung anong ipapalit natin. Yung pala, hindi magkakamats, magkaiba. Hindi natin maikabit sa ating re-repairin kasi magkakaiba. Kailangan magkapareho talaga ating ipapalit. Ito na yung ipapalit natin na motor. Ayan, magkakapareho na yan. Oh. Bago to. Copper ito, copper ng motor. Ito yung, una natin tingnan, hahanapin natin yung ano, kumo nito. Ang kumo nito ay blue, yellow, gray. Titingnan natin yung wire. Kung magkapareho ba. Ito ay blue, yellow, red. Ibig sabihin, walang gray. Ang importante natin hahanapin dito yung kumo ng kulay blue. Ito. Tukunin natin yung blue. Ngayon, may yellow. Walang gray. Ibig sabihin, ang gray, ang maging gray, itong red. Wala mang problema kahit magkapalit yung yellow saka gray sa paglagay ng running capacitor, kahit magkabaliktad din sila, wala nang problema. Ang importante itong blue, dahil hindi ito kailangan na sa live talaga to sa kuryente, kasi ito importante. Ito pag magkapalit to, maging pupunta to sa yellow o sa red, ito itong may kabit mo sa capacitor, masusunog itong motor. Hindi ito tatagal, pag gamit masusunog, masisira. Kailangan, importante tatandaan sa live natin ito kakabit. Ito na yung binaklas natin na rubber, ilagay rin natin dito. Plastic dito yan. Babalik na natin. Babalik na natin yung motor. Guys, yung galing sa kuryente, galing sa plug. Dalawa lang yan. Ngayon, ang isa, itong live, pupunta doon sa timer. Supply ng timer. Ito naman, bali, tatlo ang wire ng timer doon. Itong live doon. Itong dalawa, itong palalabas na naman. Papupunta ito sa capacitor, saka sa motor. Ngayon, itong live na isa, hahanapin natin yung kumon. Ang kumon kanina ay kulay
Blue. Yun na. Ito, ikukunyat din sa live yung blue. Kukunya ay blue. Sakto ay blue. Ito galing sa timer. Ikukunyat natin dito guys. Sa dalawa na to. Yellow saka sa red. Dito yung isa. Kunik natin. Ngayon kukuha tayo sa isang running capacitor. Sa running capacitor. Guys. Kasama. Kunik na natin yung isa. Hanapin natin yung isa. Ito, bakante. Ngayon, ito naman sa yellow. Ayan. Kung magkakasama rin sila ng running capacitor. Ang capacitor niya, pupunti ko nito. Ito siya. Kapitan natin ito. Natin guys, ipa-plugin natin kung under ba yan. Ayan na, banda na. Yan, titingnan natin kung babalik. O, ayan na, bumalik na. Titingnan natin yun. Okay na. Itong gear case. Iba nito, tinatawag ng gearbox to. Ito to, gear case to. Ngayon ito, tatanggalin natin. Papalitan din natin ito. Hindi ko lumaan na eh. Tatanggalin natin muna dito sa taas. Ito. Tanggalin natin ito. Ayan. Tanggalin natin. Sugutin natin ito. Ayan na guys. Nakuha na natin. Klase na ganito. Kung ano mang tinanggal natin, yun din ang ibalik kakabit natin. Ito, may ipin ito. Yun ang ipin niya, kung ilang piraso bilangin natin. Ilang ganoon ang ibabalik natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ngayon, magpapalitan ng bago ng ganito. Ting bago, ibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito. Yun na, ito na, magkapareho. Meron kasi nitong magkakaiba, yan o, square. Yung iba, 11 ang ipin. Ito ipapalit natin. Tignan natin. Palit na natin. Babalik na natin. So guys, titesting natin. Ipa-plugin natin. Kung iikot pa. Ayan na. Lakas. Ikot. Patay natin mag- So guys. O, malakas guys. O, magpigilan. Kung may na yan, dapat magpigilan to. Pwede na to gamitin.